naaapi? Ako yung hindi mapupunta sa langit? How could God be unfair? Sobrang tampo ko. Nagrebelde ako. I've been going around the wilderness for a long, long time. Hello po! Welcome back sa Finding Hope with Annie! Ang guest po natin ngayon, hindi lang basta magaling na artista. Award-winning! Naku, kulang ang mga daliri natin sa dami ng awards niya. Pati yata pa, sama mo, kulang pa. At hindi lang magaling na artista. Magaling din, director. Isa po siya sa pinakamamahal ko, hinahangaan. Hinahangaan ko kasi ano siya eh, matibay, malakas, survivor. Kapatid, samahan niyo ako na i-welcome ang isang taong napakaganda. Hindi lang sa panglabas, kundi mas lalo na ang kalooban niya. Let's find hope together with Miss Gina Alahar! Grabe naman yun. Grabe naman yun. Ay, bawal pag sinungaling dito. Pag-intro mo sa akin. Kumusta ka na? I'm good. Working, studying the Word of God. Yan yung mga pinagkakaabalahan ngayon. Magkaklase nga tayo, di ba? Favorite ko nagbabasa ng comics. Favorite ko yung Rubina, diba? Tapos ginawang pelikula, ikaw yung bida. And then, minsan bumibili ako sa tindahan, sabi ng tundera, tingnan mo to, kamukha mo to. Siyempre ako, ang ganda naman yan! Anong year yun? Hindi ko na alam kung anong year. Ano pa ako nag-artista? Mga 8 years old ako nag-artista. Nag-umpisa ako sa Leia Productions. Ang kaibigan ko, Santo Niño, nag-audition ako doon. Itong Rubina ay sa Sampaguita Pictures na yan. So mga ika-anim o pitong pelikula ko na yan. So, mga ano ko niyan, mga 9 or 10 years old. Paano ka nag-aaral noon time na nag-artista ka ng bata-bata mo pa? I was so blessed to have understanding teachers na tinutulungan akong makapag-aral. Eh, kumusta pag ganun yung childhood na nagtatrabaho? And then, nag-aaral? Para sa akin, hindi naman naging problema. Kasi, naglalaro din naman ako sa set. Oh. You know, napakasaya doon. Kahit sino, pwede mong kausapin. Kahit na sino, pwede namang makipaglaro sa'yo. Kaya, nag-i-enjoy ako sa shooting. So, hindi ko masasabing na-miss out ko yung childhood ko. Hindi ko masasabing na-miss out ko yung pakikipaglaro sa mga ibang bata. Noon pa lang drama na yung mga ginagawa mo. Oo, drama. Kasi yung first movie ko, drama na yun eh. Puro iyakan na yun ang iyakan eh. Saan mo nakukuha at yung very early age na yun, nakakadrama ka na at hindi lang basta drama, magaling. Ikaw lang nagtanong sa akin yan. Naiintindihan mo naman na palabas lang yun. Oo. Naiintindihan ko naman. To tell you the truth, hindi ako nagkaroon ng problema sa iyakan scenes. Parang, oh, dito iiyak ka ha? Opo. You know, with the instructions of the director. Iwanan ka ng nanay mo. Opo. Ganyan. Pag take, iiyak na talaga ako. At siguro lang mababa talaga yung luha ko. Or siguro din, Meng, because hindi naman ako lumaki sa marangyang pamilya, di ba? So, siguro also the kahirapan made a lot of difference. Usually naman yung mga pinoportray na yan, mahirap na pamilya, mahirap na bata, aping bata. Ang dali lang ipasok. Kasi walang comparison between mayaman o mahirap, no? It's all mahirap. Ito yung point of view sa mahirap. Hindi naman ako yung bata na kung ano yung gustuhin ko, maibibigay agad sa akin. Although, I'm sure tinatry ng mabuti ng mga magulang ko to give us happiness, no? Like, pag Pasko, bibigyan kami ng magandang regalo, yung mga ganon. Ngayon naman, eh, sinasabi ko na, oy, please, huwag nyo na akong paiyakin. 8 years old pa lang ako, umiiyak na ako. Hindi matatapos itong iyak na to. Hanggang ilang age na yung pag-artista mo? Natigil ka ba o hindi? 10 years old, 11, natigil na ako.
kasi hindi na ako pwedeng i-cast ng awkward age na ako. And then bumalik na lang ako mga 13 years old ako kasi kinontrata na ako ng Sampaguita Pictures. Na teenager na ako, kami mga ka-love team, love team na. Sino pinaka parang ka-love team mo? Doon sa build-up contract na yun, si Georgette Paredes na ka-love team ko because okay. Meron akong ginawang pelikula, the remake of Cofradia. And then, yung Big Ike's Happening, show ni Kuya Ike na nagpapa-love team, love team. Naging ka-love team ko na si Michael De Mesa. Kuya Ike was building us up as a love team. But, Sampaguita Pictures, mayroon namang ibang plano. So, pinagpa-partner kami ng Sampaguita kay Rudy Fernandez. Kasi contract star din nila si Rudy noon. I remember, magka-partner pa kami sa Santa Cruzan. Yun yung mga love team na yan. But then, you know, alam mo naman, bugso ng kabataan. Yun. Ano nangyari sa bugso ng kabataan? Ay, nako, alam mo na yan. At, ayun, okay. At 17 years old. 17 years old ka? 17 years old. Yeah, I got pregnant. Oh. Dahil maliit akong babae, so hindi naging mabilis yung paglaki ng tiyan ko. Okay. I remember at hanggang 6 months, 7 months yata, nag-show pa ako. At walang nakakaalam kung na buntis pala ako. It was all hush-hush, ang nakakaalam lang doon were sila Inday Badiday, sila Kuya Ike. My mother alam niya. But at this time, yung parents ko, naghiwalay na. So, yung father ko, lumayo siya. So, hindi na, siguro nalaman na lang niya sa mga balibalita na nanganak ako. Ang mother ko stood by me. Siya yung kasakasama ko. Nag-18 ako nung birthday ko pero hindi na ako makapag-party. Malaki na yung tiyan ko. And then I gave birth to Ryan, my firstborn. Kumusta yung batang naging ina? So at first, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. I'm just so blessed that my mother was still alive at siya yung kasama ko. Siya yung nag-alaga sa akin. Siya yung nagturo sa akin kung paano kumarga ng bata, kung paano mag-alaga ng bata. Siya rin kadalasan yung napupuyat, lalo na kapag umiiyak sa madaling araw yung bata at hindi ko na alam kung ano yung gagawin. Nag-second boy ako, si Jeff na nanganak ako. Right after two weeks, nagtrabaho na ako agad. Oh, kasi bago pa ako manganak, meron ng natanggap na pelikula, inantay lang akong manganak. After 2 years, kay AJ naman, 2 weeks din yata, kailangan magtrabaho pa rin. Oh, ganun. Kasi may 3 ng anak. Nagkasal kayo, di ba? When Ryan was 6 months old, nagpakasal kami. Kumusta yung married life and nagtatrabaho at the same time? Yung family. Because kailangan magtrabaho, kailangan magtulungan, the family became second. Mas importanteng may trabaho because yung trabaho would buy the kids milk. The trabaho will feed us. Yes. So during that time din kasi, no, yung bayad din sa atin talagang... Maliit lang naman. Diba? Parang ilang oras ka nang nagtatrabaho, pero when you get your paycheck, ganun lang. Pero iba din naman yung buhay noon. Ang mahirap lang noon, hindi kami nagkakasabay magtrabaho. Kung ako yung nagtatrabaho, wala siyang project. Pag siya yung nagtatrabaho, wala akong project. So, hindi talaga nakakaipon kasi sapat lang para sa pamilya yung kinikita. Pero di ba mabuti yung kasi may, kahit pa paano may naiiwan sa mga bata? Oo naman. Of course, nandun pa rin yung mother ko. Kailangan daanan natin ito sa ating usapan. Siguro dahil din sa kabataan natin at dahil din sa gusto nating maging in, we all went through this phase na at tayo nag-drugs. Yung konting kinikita na nga lang, a chunk of it pa, would go to buying yung bawal na gamot na yan. During that time, I don't know, but it gives me satisfaction. Masaya tayo nun eh. We would go to your place, another friend's place, or my place. We would just get together, and we would play Scrabble and all. Parang ang
tatalino nating lahat, hindi ba? But it was deceiving, di ba? Deceiving talaga. Hindi mo alam na unti-unti kinakain na yung buhay mo. Exactly. We didn't know that at the time. Ako, ang feeling ko nun, ang ganda-ganda ko. I mean, super payat na para, you know, my face was so kalansay already. Ganun na ganun, everybody was saying, oh, ang payat-payat mo na. Sabi ko, hindi, nagpapagpayat ako talaga. Hindi ba? Ang ganda-ganda. Defensive. Oo, lahat yun, dinidepensa mo na lang. Ayokong tanggapin yung katotohanan. Nakikita ko sarili ko sa salamin, pero hindi. Hindi, kasi this one gives me satisfaction. No? Pero ano yung naging masamang epekto nito? Siyempre, nalululong ka, mas lalo kapag nalululong. Merong mga pangyayari sa buhay namin mag-asawa na hindi, maraming hindi maganda. We both know kung ano yun. And somehow also, dumating na rin siguro dun sa punto na pwedeng tama na ito. Kung hindi kakalas ang isa siguro, hindi matitigil ito. Ano yung sinasabi mong tama na ito? Tama na yung drugs o tama na yung pagsasama? Tama na yung drugs. Okay. But because nagsasama kayo at ang isa ay nandoon pa rin sa gustong ipagpatuloy, yung ganun ba, you have to leave while yung merong kapangtapang na umalis kasi gusto mo ng talikuran. Yung dapat talikuran. It's not only the drugs. Marami pang mga marital problems na nangyari that led to my decision to bring my children and leave the house. And it was a decision para sa mga anak ko at para na rin sa self-preservation ko. I would just say it that way. The first step was umalis. Kailangan kumalas kasi pareho kayong lulong. Oo, bagsak. Oo. Hindi sa maganda ang kinalalagyan. So, hindi makakatulong ang isa't isa sa isa't isa, di ba? Naghihilahan pa. Kaya pumasok yung decision mo. Oo, na humiwalay. And remember, May, wala pa ang Panginoon ito sa buhay namin, di ba? Lahat ito ay pansariling decision lang. Ano yung mga sumunod na steps and then ano yung naging epekto sa'yo? Ano yung mga pagbabagong kailangan mong gawin? Ano yung mga epekto sa mga bata? The children were very young then. Hindi pa nila masyadong naiintindihan kung ano nangyayari. Itong unang pag-alis ko na ito ay para linisin yung sarili ko. At mabuhay ko yung mga anak ko ng tama. On his part, he did try his best. She tried to change also. So, after that, nagkabalitan pa kami. Na-heal pa pareho. Oo, na-heal pa yan pareho. We both tried, but then, marami pa rin pangyayari sa buhay. Malaming challenges. Ano? Marami pa rin, oo. And then, nag-give up na naman ako and I said, no more, no more, no more talaga. Kahit na anong gawin niya, ayoko na. I think that was a good time for him na tumawag sa Diyos. Mm-hmm. And then, he accepted the Lord. Ako naman, I was doubting. Hindi pa rin lumalambot yung puso ko para tanggapin siya. Until one time, nagulat na lang ako na merong isang matangkad na lalaking Amerikano na kumakatok dun sa bahay namin. So he introduced himself na sinabi niya na pastor siya. Kinausap niya rin ako. Pero syempre, sa likod ng isipan ko, nakakaloka, hindi ba? Pati ako, isasubject pa nila ako sa ganito. Yan yung at the back of my mind. Pati ang pastor, ginagamit pa para lang to win me back. Pati ang Diyos, ginagamit pa to win me back. Yung ganun. Nasa utak mo. At the back of my mind, you will never win. The pastor, kinuwentuhan niya ako about the grace of God, about how God sent His Son, Jesus Christ, to save the sins of the world, that Jesus Christ died for me, that Jesus Christ offers eternal life, and to those who believe in Him, and that our sins are all forgiven. Dahil sa may rebelliousness na ako at that time, yung sabi ko,
I don't think I need it. Kasi sabi ko, mabait akong tao. Wala akong inaagrabyadong tao. In fact, ako nga yung laging inaapi. Ako nga yung laging niloloko. Ako yung laging dehado. Ganyan, ganyan yung mga sinasagot ko dun sa pastor. And then, sabi niya sa akin, all of his sins are forgiven. Because he repented and accepted the Lord Jesus in his life. So his sins are blot out. His sins are all forgiven. Oh, ano reaction mo? Aba, edi syempre, nagalit ako. In your eyes, marami siyang ginawang hindi mo. Hindi maganda sa perspective ko. At yun ang naging epekto sa'yo, nasaktan. Oh, at nasaktan ako. Hindi ba, syempre, yan yung paniniwala ko lang. What I'm saying is that sa aking pagkakabasa sa nangyari sa buhay namin, it was all his fault. But it might not be all his fault. You know, maybe he has his faults and maybe I have more faults than he does. Pero yan lang ay sa pananaw ko. So, nagrebelde ako. Sabi ko, how could God be unfair, hindi ba, na ito yung taong madaming ginawang kasalanan sa akin, pagkatapos siya pa yung pinatawad? Siya pa yung wala ng kasalanan? Sabi ko, and ako yung naaapi? Ako yung hindi mapupunta sa langit? Kasi pag hindi ko tinanggap ang Panginoon, ako hindi mapupunta, siya pupunta sa langit? Are you telling me that? Sabi ng pastor, yes, because he had repented and he had humbled himself and accepted that he's a sinner. Sabi sa akin. At the back of my mind, sabi ko, ay, hindi pwede to. Hindi po pwede. Ang pride! Ang pride talaga. Hindi po pwede. Siya lang ang pupunta sa langit. Ako ang mas dapat na pumunta sa langit. Ipinaliwanag na ng pastor sa akin the gift of eternal life, the salvation that only comes from Jesus and no one else, hindi ba? That all have sinned and fallen short of the glory of God. Hindi porke mabait ka, pupunta ka sa langit. Hindi porke mabait ka, pupunta ka sa langit. Hindi porke mabait ka, wala kang kasalanan. Oo, hindi. Lahat nagkasala. All have sinned, di ba? Lahat. Ako, ape, may kasalanan lahat from the time that you were born. You have sinned already because of the sin of Adam and Eve. Chapter. Uh-huh. Pero deep inside, sabi ko, bakit ganito ang pamamaraan ng Panginoon? And then he said, now, God is offering you a gift, the gift of eternal life. Would you like to accept it or not? Mm-hmm. So, syempre, sabi ko, of course I will accept it. Pero, of course, at the back of my mind pa rin, hindi ako pumunta sa langit. So, I said, yes, I want to receive the gift of eternal life. Yes, I want to repent of my sins. Pero, syempre, di ba, mabigat yung dating nung I want to repent of my sins. Kasi, hindi ko tunay natanggap na meron pa akong mga kasalanan, hindi ba? In other words, I was just going through the motion para matanggap ko ng Panginoon, assuring me to go to heaven, hindi ba? Pero wala sa puso. Pero wala sa puso. Okay. But lo and behold, when the pastor and I were praying together na, grabe naman yung iyak ko. I was so nervous. I was shaking and when I said, you know, forgive me for my sins, you know. I know that you have died for me to wash away my sins. And then when I started praying, you know, the Holy Spirit just opened me up, just boom, lumabas lahat. Siguro kasama na din yung lahat ng sama ng loob ko, lahat ng sinabing naging mga kasalanan ko, yung mga kasalanan ko na hindi ko maamin. Nandun lahat. It's just, I opened myself up. And the rest is history. We became born again Christians and we were on fire with the Lord. You know that, di ba? Ilang beses ka namin iniimbita sa Bible study, you know, sa church, yung mga ganyan. Kayo nga unang nag-share sa akin ng gospel. Remember, nung unang in-accept si Lord Jesus. Kaya siguro yung kahit ano pang pangyayari sa buhay ko, hindi ako pinabayaan eh.
Dahil noon pa lang, maski na hindi ako committed, siya committed sa akin. Exactly. We went on fire and we started sharing testimonies left and right. The Lord brought us to so many places. That was the start of our journey with God. But you know also that meron tayong mga secret scenes, eh, di ba? Na wala namang nakakaalam niyan kundi si Lord lang. Na-reveal yung mga scenes na yan and that caused another breakup. Siguro we were not well equipped pa rin, hindi ba? I don't know bakit nangyari yung mga bagay na nangyari. But one thing is for sure, on my part, I just gave up. Nag-seek naman kami ng spiritual advice, no? Pero hindi naman namin sinunod yung advice na yun. And so, nagtuloy-tuloy na yung paghihiwalay na yun. And there was no turning back. And that was the end. And then, nagtampo ako sa Panginoon. Kasi sabi ko, bakit ganun? Supposed to be, we're serving Him. Bakit ganun? Bakit nagkaroon ng ganun? Bakit hinayaan na ganun? So, siguro mga ilang years din yun. I lived a life of freedom. I wasn't going to church. Kung pupunta man ako sa church, wala yung loob ko doon. Eh, nakasanayan na lang. Ganun na. Obligasyon. Obligasyon na lang. And the church na pinupuntahan ko noon, yung pastor doon was yun yung nagsabi kung ano yung mga dapat naming gawin. Pero hindi namin sinunod. Ano ginagawa mo during that time na nagtatampo ka kay Lord, nagre-rebelde ka sa kanya? Kalagkarin ako at that time. Ang layo-layo ng tirahan ko, pero pag may nagyaya sa akin kaibigan, kahit na anong oras, alas 11 ng gabi, alas 12 ng gabi, aalis ako ng bahay at pupunta ako. I would stay with them hanggang early in the morning. Sometimes I do not know kung paano ako uuwi. I was living a life like that. Sige lang, kung saan lang, kung saan masaya, doon tayo, doon lang. Of course, hindi ko naman nakakalimutan yung responsibilidad ko. It's always trabaho pa rin, mga anak ko pa rin. Pero lagi akong labas ng labas ako. So this time, with the absence of drugs na. Umiyak ka sa bahay pag umuwi ka? No, ayoko nang umiyak. I didn't want the feeling of yung parang may punyal na nakatusok sa puso mo. Yung parang hirap na hirap huminga dahil sa pain. Mm-hmm. Ayoko na yon and ayoko magdasal. Ayoko siyang kausapin. Mm-hmm. Dahil sobrang tampo ko. Nabuhay ako, depende sa gusto ko, depende sa decision ko, depende kung sa ano yung nararamdaman ko. Ikaw ang reyna ng buhay mo. Ako. Ikaw lagi na susunod. Ginagawa ko anong gusto mo. Gano'ng kahaba yun? Gano'ng katagal? Hindi lang 2 years ako naglagala. More pa. Bumalik lang ulit ako sa Panginoon nung hindi nyo ko tinatantanan sa pag-imbita sa Bible study kila Milet. Okay. Yun lang ang una kong pagbabalik. So it's like starting up all over again. But this time, mas malalim yung pagkakakilala ko sa Panginoon. Siguro din dahil matagal akong nawala, tapos pagbalik ko, nakita ko na yung mga buhay ninyo, iba na. You're so fired up with God, dedicated din sa Panginoon. So, umano yung inggit na naman sa akin. Sabi ko, bakit ganun? Parang ako, wala akong alam. Pero sila na nahuli sa pagtanggap sa Panginoon. Bakit sila mas marami pang alam? This mas maraming alam tungkol sa Panginoon, ganun. Oo, oh, mas maraming alam at mas maraming pagpapatunay ng kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ninyo. Mas maraming personal encounters with God, mas maraming answered prayers. Life is good. You have a good husband, you have a good family, yung ganun. Basta, yung nakikita ko dun sa Bible study group natin. Ano, parang pumasok sa isip mo, lahat sila ayos ang buhay. Oo, lahat sila ayos ang buhay. Tapos ako hanggang ngayon, ganito pa rin. Sabi ko, something is wrong with me. Ako yung unang nakakilala sa Panginoon. Pagkatapos, ako yung hindi nakakakilala sa Panginoon. Ooh. Gets mo? Yes. Nakilala ko siya, no? Pero hindi deep yung pagkakilala. Kayo deep na deep na. I would say na I'm knowing Him more every day.
because of what I'm learning sa every week na Bible study natin, what I'm learning from you, what I'm learning sa mga pag-aaral natin tungkol sa Panginoon. Mas masarap nung bumalik ka? Ngayon? Oo naman. Ano difference nung dati at saka ngayon? Well, because today I know God and I know Jesus in a deeper way. It's not superficial. It's not shallow. Yung difference noon ay yung bang I'm just going with the flow. You're going to church. Yeah, we have Bible study. Yung ganun, because nga of the secret sin, yung mga secret sin na yan, yan yung nagpipigil para maging totally dependent sa Panginoon. Because with the secret sins, you know you're hiding something from the people and you're not being true to the people. And in fact, you're not being true to God. Na kahit na alam mong nakikita ka ng Panginoon, but still, hindi mo yun pinapansin, dinidisregard mo yun. Okay. And because you're disregarding it, hindi totally bukas ang iyong pakikipagrelasyon sa Panginoon. I mean, may wall. Kasi may secret sin. Kasi si Lord holy. E pag may sin tayo, hindi pwedeng mag-isa. E gusto niya mag-reunite. Gusto niya mag-reconcile. Sa it's just like friendship, hindi ba? Like, how can I be true to you and how can I be open to you if I know that I stole 10,000 pesos from you or even 1,000 pesos from you way back a year ago? So, ano ginawa mo nung bumalik ka? Did you confess to him? Nilabas mo lahat sa kanya yan? It all started with our Bible studies and then I started growing again. Okay. I became more open to the walk of the of a Christian. And so, I first prayed for a church that can feed me. And so, nadala nga kami dito sa Victory. It didn't happen fast. Slow burn, kumbaga. Nag-one-on-one muna ako with the discipler. Pagkatapos, nag-seminar kami. Sabay kami ni Lynn, sinabayan niya ako. And after that, basta nag-deliverance pa. Lahat ng mga bagay na makakapag-hinder sa paglakad ko sa kasamang Panginoon. So, nabigay mo na sa kanya lahat ng mga bigat? Nabigay ko na sa kanya ang lahat ng bigat. Oo. Yung sinasabi mo, yung mga pwede, mga sins, secret sins. Sins from the past, sins of my ancestors, everything. Yeah, nabigay ko na sa kanya lahat. So, may freedom ka na? Yeah. Kaya hindi ka na nagre-rebelde ngayon? Minsan. Pero nare-rebuke naman ako agad. Meron pa rin trials and temptations para sa atin, hindi ba? So, hindi naman tayo perfecto. Alam mo yan, pag dumadating na yung storms in our lives, hindi ba? When you kept on praying and praying and praying, Lord, please, Lord! Ganito, ano yun? Ano yung pinagpe-pray mong yan? Di ba nga, sinasabi nila yung testing of faith na yan. Ay, yung testing na yan, hanggat hindi ka gumagraduate, hindi matitigil yung testing na yan of the same issue. So, paulit-ulit lang yan. I'm basically a very anxious person. Yung problema sa next month's bill, kapag wala pa akong trabaho ngayon, pinoproblema ko na yon. Pagdadasal ko na ngayon, Lord, wala pa akong trabaho. Meron akong babayaran ganito, may babayaran akong ganyan. Lord, kailangan ko ng ganitong kalaking pera para mabayaran ko sila lahat. Lord, kalahating buwan na, wala pa akong dumadating. Bakit? Lord, please, ano? Ganyan-ganyan. Anong ginagawa ni Lord? Oh, minsan he's silent. Minsan hindi siya kumikibo. The more I get anxious, hindi ba? Diyan ako mag-start ng I will do the things that I should do. Mangungutang na ako ng pera. Kasi dapat makita ko sa mga mata ko at sa isip ko na nandyan yun para mabayaran ko sila lahat. Kung bukas ang bayaran, hindi ako pwedeng mag-wait hanggang ngayon. It's also about handling money na dapat alam mo na meron kang responsibilidad. Dapat itinatabi mo na yan, hindi ba? Kasi mahilig din naman ako na, alam mo yon, ubus-ubus biyaya.
kung meron akong pera, hindi ba? I would just spend and spend and spend, and then all of a sudden, meron nga pala akong kailangan bayaran. Meron pala, naku, bakit ko nakalimutan? Why did I spend? Why did I buy this makeup? Hindi ko naman kailangan. Pero alam mo yon, yung gano'n, pero spur of the moment, nakita mo kasi, di ba, ang ganda-ganda, yung gano'n, mga gano'ng bagay. It's, I'm not a good steward of money. Paulit-ulit ang problema, so meron nga, Lord, ito na naman ba yung problema ko? Pero ito na naman ba yung testing ko? Pero okay na rin yan, Lord. Ito lang yung testing. So I said, pahabang hindi ko tinutrust ang Panginoon in things like this, that itrust ko siya sa life ko, itrust ko siya sa finances ko, itrust ko siya sa lahat, I will not pass this test at all. By the grace of God, slowly, na aalis naman yung anxiety ko. It's not easy. It's difficult because it's the battle of the mind. I have to always remind myself that kahit na alam mong hindi pa sumasagot si Lord ngayon, nandyan siya, alam niya yung problema mo. Yan yung comfort ko, na alam ko na si Lord lagi kong nasa tabi. Because sinabi naman niya yan, eh, hindi ba? I will never leave you. I will never forsake you. I will go with you wherever you are. Wherever you go, I will be with you. So, kahit saan ako nandoon, kahit walang-wala na akong pera, nandyan siya. Tinitest niya lang ako. So, lagi yun lang yung ano ko, Lord, nandyan ka eh. Pero alam ko, tinitest mo lang ako. Huwag mo naman ako. Pero pinahihirapan na ako. Hindi ba, Lord? Lord, malapit na. May mga ganyan na akong usapan kay Lord ngayon. I mean, slow learner pa rin ako. Yun! May tinuturo lang pala siya sa'yo? Oo. May tinuturo lang naman. But, alam mo, sa tingin ko, our God is a very creative God. Amen. Hindi mo masesecond guess kung ano yung gagawin niya sa'yo. How He would answer your prayers. Iba-iba, no? Iba-iba. Yung hindi mo na iisip, yun yung gagawin niya. And all of a sudden, you would just be, huh? Huh? Talaga ba, Lord? Huh? Ito ba yun? Ito yun? Ito yung pag-answer mo? Talaga ba? Ano yan? Hindi ko naisip yan. Ano yun eh? So many things. Like, sasabihin ko, Lord, sa palagay mo ba magkakaroon ako ng taping? And then, all of a sudden, he would come up, you know? Like, 8 Bulaga will call me. Oh, kailangan ka daw mag-judge yung ganito, ganyan, ganyan. Okay ka ba? Sige. Oh, ito lang. Itong talent fee, ah. Itong ganyan, na. Okay ba? Tapos after that call, oh Lord, simple na na. Bakit hindi ko naisip yun, di ba? Tapos, kaliwaan yun, Lord, ah. Cash yun, ah. Hindi na ako maghihintay ng 10th and 25th. Tapos, saka yung kailangan ko, Lord, yun na yun, ah. Exacto yun, ah. So, lahat na pangangailangan binibigay niya. Oh, yun naman yung timing, promise niya. Timing, di ba, no? Oo. Minsan, pagka nagkukulang tayo, kasi yun mga, ano yung sinasabi mo, yung di mo naman kasi kailangan. Sinuturuan niya pala tayong mag-budget. Maging good steward. Good steward, oo. Kasi, di ba, pinahiram niya lang sa atin yung pera na yun. Yes, oo. Tapos, pinapagamit. Pinapagamit niya lang. Pinapamanage. Diba? That's what I learned. Everything that we own, no? Our cars, our houses, even our pets, even our children. Si Lord, ang lahat ng may-ari niyan, pinapagamit niya lang. Lahat ng meron tayo, hindi atin. Hindi atin. Siya ang nagmamay-ari. Siya natin. Yeah. Siya ang And, kumbaga, caretaker lang tayo. So, magaling ka ng caretaker ngayon? Hindi pa rin. Sabi ko nga sa'yo, slow learner ako, di ba? Unti-unti. I'm always a work in progress. Very true sa akin yung ano eh, yung 2 fishes and 5 loaves of bread. Yan. Because nga, of the same problem, yung bang konting-konti na lang yung pera mo until the next paycheck comes, pagdating ng paycheck mo, nabayaran mo lahat yung kailangan mong bayaran. And then? May sobra pa sa yung konti. May sobra. Pero nagsweldo ka na. So may additional, di ba? Pero a week before, you thought it impossible
na magkakasya yung pera mo. Mm-hmm. Hindi ba? Kasi inisip mo lang yon. Pero, God has other plans. Yun nga, di ba? Sabi ni Jesus, di ba? How many fishes do you have? How many loaves of bread? So, distribute it to the people. Tapos, meron pa silang ilang basket na nag-gather. Yan yung mga testing and trials ko ngayon. Kung sana mag-graduate na ako dun sa testing na yon when it comes to financial problem. Or you can ask God, Lord, turuan mo nga ako, paano ba ako makalampas? Paano? Kasi kuminsan, tagal tayo sa sitwasyon, yung pala kasi meron siyang tinuturo na hindi pa natin natututunan. Nang ganyan, gasa, ay, ito pala yun, o ayan. Pag natutunan na, at saka palang, ah, sige, andali na next time kasi alam mo na kung paano, di ba? Correct, yes. Ano mga pinag-pray mo? Merong day for my family and relatives, day for my friends, day for the country, the leaders of the country, day for myself. Okay. Pero I'm not really a prayerful person. Isa pa yan na the Lord is teaching me how to be prayerful, how to be in connection with Him all throughout the day. When you're so busy the whole day, the tendency is to forget Him. Diba? Okay. So, the tendency is to be tired and just go to sleep, go to bed without really talking to Him. Now, I'm slowly getting into the habit of, you know, all throughout the day, small little prayers. Ganun. Do you pray for a partner? No. You think hindi ka na may in love ulit? I'm not going to say no as in no na never. Since I became alone, siguro mga less than 10 times ko pa lang na pray for a partner. Hindi siya top priority. Or nakakalimutan ko siya. But of course, di ba? Pag mag-isa ako, minsan na fleeting yan eh. Sana meron akong kasama, di ba? Sana meron akong mayayayang manood ng sine. Manasabi mong si Lord ang kapartner mo ngayon? Sinasamahan ka niya? Oo naman. Siya naman yung kapartner ko ever since. Siya naman yung... Kung wala siya? Nasaan na ako ngayon? Kahit kung wala pa siya sa buhay natin, yung kahit yung padasal-dasal natin nung hindi pa tayo Kristiyano, hindi ba? I think God honors that. Dinidinig niya. Dinidinig niya. Ako nga, you know, my 63 years in this earth, in this world, you know, without God, I wouldn't know where I'd be. What the people should know is that God has plans for each one of us. Nandun pa lang tayo sa sinapupunan ng mga magulang natin. May plano na siya para sa atin, no? Correct. But habang lumalaki tayo, ang gusto ng Panginoon ay masunod kung ano yung plano niya para sa ating lahat. Pero hindi niya tayo ginawang robot, binigyan niya pa rin tayo ng free choice. Yes. Kung ano yung susundin natin. Amen. That's why there is wisdom to follow which path to choose. The path of righteousness or the path of unrighteousness. So, it's a choice. Pero sinabi niya yan, di ba? Sa Deuteronomy 30, di ba? Choose life. Choose me. Yeah. Di ba nga, I'm forever nandito. Mahal ko kayo. And wala naman siyang hinihiling kundi ang maniwala sa kanya. Oo. At magtiwala. Magtiwala. Abide in me and I will abide in you. Amen. Diba? So, yes, dapat you are on His side. You cannot be on that side of unrighteousness and be at the same time you want to be with God. It cannot be, di ba? Magkalaban yun. So, you decide to be on the side of God and follow His righteousness. Yun lang naman yung hinihiling niya sa atin. Ikaw, isummarize mo nga si Gina Alahar. First time lang siyang, ano, makikilala. Ako si Regina Alatiit, na inakala na mabuti siyang tao, pero hindi naman pala sa standards ng Panginoon dahil sinabi ng Panginoon na all have sinned and fallen short of the glory of God.
si Gina na medyo once or twice nag-rebelde because na-turn off siya sa nangyari sa kanyang buhay. Ako si Gina na siguro masyadong nag-trust sa sarili niya at hindi sa Panginoon. Kaya yung mga decisions niya sa buhay ay naka-apekto sa tinahak niyang buhay. It's more than 30 years already that, you know, I accepted the Lord Jesus in my life. I've been going around the wilderness for a long, long time because of rebelliousness, because of indecisions, because of complaining, because of grumbling. Basta paikot-ikot lang. Never reaching pa the promised land. Oh, madali naman sana yung 35 years kung naging dedicated lang kay Lord, kung ginamit ko lang yung wisdom and chose the right path all the time. Siguro hindi ako nag-ikot-ikot doon sa wilderness ng for 35 years. So I think that would sum up my life. Ano yung gusto mong mangyari? Gusto ko mangyari sa buhay ko? Kasi sabi mo ngayon, papaikot-ikot ka. For the last 35 years, nagpapaikot-ikot ako. And then now, by the grace of God, I'm trying to live a life of obedience and of... Hindi ka napaikot-ikot ngayon. Hindi na ako nagpapaikot-ikot. That was, you know, the life. In the now, unti-unting lumalapit na ako sa promised land. Oh. Sa mga tao natin, bago tayo magpaalaw, anong hope yung mabibigay mo sa kanila, na, lalo na doon sa mga kababaihan na ang daming pinagdaanan, tapos napahiwalay sa asawa, so, paano sila makaka-survive? Anong mga tips ang pwede mong ibigay sa kanila? Ang kasagutan lang talaga is si Lord. Amen. Si Jesus Christ. Si God. Si Heavenly Father. Ang magkaroon ng relationship sa Panginoon, ang kasagutan sa lahat ng mga pagdadaanan mong problema. I'm saying this because maybe I reached this age already, no? But when I was younger, pag nagkaroon ng problema, parang ang buong mundo ay sumasabog na, ang buong mundo ay parang bumagsak na sa'yo. Merong sinasabi na dapat makilala ang Panginoon in your young age. Teach the children on the way they should go, and when they're old, they will not depart from it. Kasi parang hinohone sila ng panahon, hinohone sila ng Panginoon. Dapat at a young age pa lang, nakakakilala na sa Panginoon. Ang promise ng Panginoon, di ba, never will I leave you, never will I forsake you. So from a young age, dire-diretso ka na, di ba? Kasama mo na ang Panginoon hanggang the end of your life. There would be bumps along the way, but those bumps, baliwala yan, baka sisipain mo lang yan, hindi ba, dahil kasama mo ang Panginoon. Dire-diretso ang buhay mo, hindi ba? And dahil sa bata ka pa, nakakilala ka na ng Panginoon, yung mga plano niya para sa'yo, hindi ka na kailangan magpaikot-ikot sa wilderness kasi if you will have the wisdom to choose the right path. Hindi katulad ng matanda na kung kailan nakakilala sa Panginoon. But of course, it's never too late because the Lord can use us. You know, kahit na matandang matanda na tayo, we can still be productive, di ba? Like John, when he wrote the Revelation, he was 82 years old, di ba? For us, it's too old already. But he wrote the book of Revelation. It's what? 21, 22 chapters? Sana, you know, ang mga tao, bata pa lang sila. Correct. Makakilala na sila sa Panginoon. Maturuan na sila at ipakilala na sa kanila kung sino ang Diyos. Amen. At ano ang magagawa ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Kung ang magulang, ilapit mo na sa Diyos. Yung mga ilapit anak sa Diyos. Oo. Dahil pwedeng hindi mo sila mabantayan 24/7, pero si Lord, kaya silang bantayan. Hindi mo sila makokontrol, but God is in control. Nung tinanggap kong Panginoon, I was already 36. Diyan ako lang na-realize. Sabi ko, pag tinanggap mo ang Panginoon, magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya, ito yung isang bagay na hindi mo pagsisisihan. Ang pagsisisihan mo, bakit? Bakit ngayon lang? Sana noon pa.
Yeah. Yeah. Sana noong pambata ako, sana ganito yung nagawa ko, sana. Pero, sige na rin, sabi ko, baka mamaya kasi kung di ko naman napagdaanan lahat yung mga napagdaanan ko, God knows what's best pa rin para sa ating lahat. Yun nga, we had to go through that because of our stubbornness. Eh, supposed to be, hindi naman dati dapat pinagdadaanan yun. Because ang plano ng Panginoon para sa atin is magandang buhay, hindi ba? Ang mga anak ng Diyos is destined for greatness. Medyo mahirap paniwalaan, medyo mahirap tanggapin. Pero yun yung sabi ng salita ng Diyos, eh, hindi ba? Highly favored. We're highly favored. You're richly blessed. Yes. His plan for us is to have an abundant life. Yung magnanakaw daw, dumarating para magnakaw, manira, at mangwasak. Pero dumating ang Panginoon para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at buhay na kasiyasiya. Ganun yung pag-pray yung mga single moms. Eh, hindi nila alam kung anong gagawin nila, paano na. So, let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa oras na ito at sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa akin at sa amin ni Ami upang mapag-usapan ang iyong kabutihan, ang iyong grace, ang iyong pagmamahal sa amin, ang iyong mercy, at higit sa lahat, Panginoon, ang iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan na maaaring masabi ng iba na, you know, katulad ko, na wala naman silang kasalanan, but they're good people. But ikaw na po ang nagsasabi, Panginoon, na lahat kami ay makasalanan at nangangailangan ng isang Savior, at ito ay sa katauhan ng iyong utong na anak na si Jesus Christ, whom you sent para mabuhay dito sa mundo at ipako sa krus para pagbayaran ang lahat ng aming mga kasalanan. Sa mga lahat ng na mga nanonood ngayon, Panginoon, sa mga lahat who's suffering in their relationship, or who are single mothers, people who don't have anyone in their lives right now, or mothers na nagpapalaki ng mga anak nila, and mothers na nawala ng asawa dahil they become widows at nagpapaaral ng mga anak, and this is of need of help, Panginoon. I pray for them and may they have a personal encounter with you, or sa hindi po namin maaabot, buksan niyo po sana ang daan para may mag-reach out sa kanila, Panginoon, at ipakilala kung sino ka at makilala kanila in a special way, makilala kanila, Panginoon, na isang napakabuting Diyos na laging ang gusto lamang ay ang mabuting buhay para sa aming lahat. I pray for these women, O Lord God, that they would turn to you instead of turning to some other people or to some other ways just to get by or just to be able to survive. Let these women know they only need one God, and that is you. Kailangan lamang nilang buksan ang kanilang mga puso because you are just there, Lord. You are knocking at the doors of their heart, Lord. And you're just waiting for them to open it for you. And as you enter their lives, O Lord God, they would see the difference. I know for sure that they would see the difference because they only need you and they only need to trust you. At this moment, Panginoon, let me lead these women, young and old, Lord, into prayer, Lord. Kung sino man po nakikinig sa amin ngayon, sino po nanonood sa amin ngayon, sumunod lamang po kayo sa maikling panalangin na ito. Heavenly Father, I know that I am a sinner and in need of a Savior. Jesus Christ in my life, whom you sent to save me from my sins and my iniquities. Jesus Kristo, alam ko po na ikaw lamang ang tanging tagapagligtas ko.
At tinatanggap ko po, Panginoon, ang iyong regalo na buhay na walang hanggan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. At simula po sa mga oras na ito, ikaw po ay mamuhay sa aking buhay. Ikaw po ang magmaneho. Ikaw po ang mag-lead sa aking buhay. I accept you as my Lord and Savior. Dear Jesus, lead me to the path of righteousness. Thank you for the eternal life. Thank you for your grace, which I don't deserve, but you gave me this grace, O Lord God. Thank you for your mercy and your love. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for giving me this opportunity to share my life. Nagpapasalamat ako sa talento na ibinigay niya para sa akin. Salamat sa pagmamahal na binigay niya sa ating lahat. Kaya tayo nakakapagmahal din ng iba. Salamat sa strength na binibigay niya. Sabi mo nga, matibay ako. Pero alam mo, kung wala ang Panginoon sa buhay ko, siguro hindi ako magiging matibay, hindi ba? Siguro I'm crushed already. Hindi lang naman ako, pati ikaw. Ang dami na natin pinagtawanan, ang dami na natin pinag-inayakan. I think kung wala ang Panginoon sa buhay natin, mahihirapan tayong makabangon ulit. But because you are there, our friends are there, na we're always ready to lift up each other. And ako, I would say na ako, pamilya ko kayo. There are only a few that you could really trust and share your life with. Ba? Ayan na. Umiyak ka, no? Ewan ko, biglang tumulo. Yung hindi kailangan magdalawang isip at hindi kailangan mangilang kung isishare mo ba yung nasa sa loob mo. And natagpuan ko yan sa inyong mga kaibigan ko. Hallelujah! Ano ba yan? Sa susunod po ulit nating episode, dito pa rin sa Finding Hope with Annie. God bless po!